Usapang pangkalusugan, patuloy ang pagbibigay kaalaman ng Metro Pacific Health hinggil sa iba't ibang karamdaman gaya ng sakit sa puso. Nais rin nilang mahikayat ang publiko na kumonsulta at huwag matakot magtanong sa mga eksperto sa kalusugan. Si Mark De La Rosa sa detalye. Sa patuloy na paglaganap ng mga haka-haka o maling impormasyon patungkol sa ating kalusugan, maraming mga Pilipino ang nalilito at nahaharap sa peligro. Kaya naman patuloy din na ibinabahagi ng Metro Pacific Health sa publiko ang proyekto na Decode na naglalayong itama ang mga maling paniniwala sa kalusugan at magatid ng wastong impormasyon mula sa mga eksperto sa larangan ng medisina. There's a need for health education among Filipinos because, you know, a large part of the population actually lives a considerable distance away from healthcare facilities, whether public or private. So we really want people to receive information virtually or directly from us so that they will make healthy choices, you know, about their lives. Isa sa mga pinagtuunan ng pansin sa diskusyon ay ang maling paniniwala tungkol sa sakit sa puso. Tulad na lang na ang pagiging payat at pag-eehersisyo ay nangangahulugang walang panganib sa atake sa puso. Ang sakit sa puso ay laging may kaugnayan sa pananakit ng dibdib. Tanging ang mga nakatatanda lamang ang nanganganib sa sakit sa puso at kailangan mo makaramdam ng sintomas para magkaroon ng sakit sa puso. So the absence of symptoms is not equivalent to absence of disease. You may be surprised that you may have a heart attack without feeling anything. They don't have to wait for anything late before you seek medical consultation. Tinalakay din ang mahalagang punto tungkol sa demensya at itinuwid ang karaniwang maling paniniwala rito. I think the number one myth that we need to debunk about dementia is that the fact that it's a normal part of aging. So I will reiterate, dementia is not a normal part of aging. Forgetfulness is not a normal part of aging. Although it is common, it is not normal. And if you or your friends experience this, then you have to have yourselves checked. Patuloy din ang paalala ng mga eksperto na gawing regular ang pagkonsulta sa mga espesyalista upang maagapan ang anumang karamdaman at maiwasan ang paglala nito. Mahalaga rin ang mga hakbang ng gobyerno upang masiguro ang malusog na kinabukasan ng bawat mamamayan. So how do we convince the 99% of the Filipino people to actually engage in better health? Preventive. And that's where the government should utilize its funding in order to create preventive programs. Sa pamamagitan ng edukasyong hatid ng Decode ng Metro Pacific Health, nagiging malaking gabay ito sa pagbibigay ng tamang kaalaman sa kalusugan upang mas mapangalagaan ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Mark De La Rosa para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapak.